Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Meron ako ditong budded kalamansi na ibinigay sa akin ng isang kakilala. Ipinamigay niya na kasi matagal na raw sa kanya itong kalamansi na ito pero hindi lumalaki, hindi rin namumunga. So kinuha ko sa kanya at ang ginawa ko ngayon ay ininspeksyon ang mga ugat ng halaman. So tinanggal ko siya sa kanyang polybag. At ito po ang aking napansin. Pag kasi kompleto ang pag-aalaga sa halaman pero wala kayong nakikitang improvement sa kanya, hindi lumalaki, ay dapat inspeksyonin natin yung kanyang ugat. So ito po ang aking nakita. So dito sa kanyang gilid, makikita natin meron siyang puti-puti na parang amag. Ito po ay fungi. Yan. At pati na rin sa ilalim. Tagilid natin para makita yung ilalim. Ayan. Makita nyo po yung ilalim niya. Marami na rin siyang amag. Kung tawagin sa Tagalog. So ito po ay nakaka-epekto sa paglaki ng halaman. Bakit ba nagkakaroon ng ganitong amag ang ugat ng ating halaman? In this particular video ay kalamansi. Ito po ay dahil sa ang lupa niya ay laging basa. Nitong nakaraang mga linggo kasi ay panay ang ulan at hindi laging sumisikat ang liwanag ng araw sa maghapon. Kaya naman, hindi natutuyo ang lupa nitong kalamansi at baka dinidiligan pa. Kaya lalong nakakasama. Ito po kasing kalamansi, alam naman natin na ayaw na ayaw nito ng basa ang kanyang ugat ng matagal na panahon. Isa pa pong napansin ko, siguro kaya nakatulong na laging basa ang lupa ay dahil purong lupa ang kanyang pinagtataniman. Gaya po niyan. So ito po ay purong lupa. Ang tendency nito ay magtatrap talaga ng tubig. Na siyang isang naging dahilan kaya naman nagkaroon ng amag o fungi ang ugat ng kalamansing ito. Kung sa commercial growing lang ay hindi nagagamitin itong punong ito kasi po na-infect na siya. So hindi na siya dapat gamitin kung halimbawa itatanim sa field at gagamitin para sa commercial growing. Pero dahil tayo naman ay nasa backyard gardening, pwede pa po itong gawan ng paraan. At yan ang share ko rin sa inyo ngayon. Sa pagtanggal ng amag sa ugat ay marami pong pwedeng solusyon. Isa na po dyan ang paggamit ng commercial fungicide na nabibili sa mga poultry shops. Pero dito po ay natural na method lang ang gagawin ko at yan ay ang pag-spray ng tubig sa ugat para matanggal yung kanyang mga amag. Bukod doon, yung iba po gumagamit din ng baking soda halimbawa. Pwede rin siyang sprayan ng tubig na may kahalong dishwashing liquid. Pero sabi ko nga dito ay natural lang ang gagawin ko sa kanya. I-sprayan ko siya ng tubig para matanggal yung kanyang amag pati na rin yung lupa na nasa labas. Ito namang amag na ito, nang inspectionin ko ang ibabaw ay wala naman siya sa bandang ibabaw. Nasa loob lang talaga siya ng polybag, nasa ilalim at nasa gilid. Yung iba po kasing halaman, pag apektado masyado, pag grabe ang dami ng amag ay sa ibabaw ng lupa lumalabas na rin siya. Pero ito naman ay nasa ilalim lang. At yun nga ay malamang dahil sa malimit na pag-ulan. Pagkatapos isprayan ng tubig, patiktikin lang ng konti ang kanyang lupa at pwede na siyang ilipat sa kanyang bagong container. Pero bago pa po natin gawin yon, ayusin muna natin yung kanyang mga ugat kasi po yung ugat niya ay nag-umpisa ng umikot. Yung mga ugat nang galing sa taas, pwede na po natin tanggalin yan.
para mawala yung kanilang pagkakaikot at madali silang kumalat doon sa kanilang bagong lilipatan na container. So ililipat ko siya ngayon sa medyo mas malaki. Alisin lang natin yung pagkakabuhol niya at pwede na natin siyang ilipat sa kanyang bagong container. Yung mga nakalabas na ugat sa ibabaw, pwede na po natin yung tanggalin. Maliliit na ugat lang naman sila. Ang lupang ginamit ko dito ay buwaghag. Meron siyang kahalong ipa ng bigas at carbonized rice hull. Pati na rin po ang compost. Dapat yung lupa niya, pagka siya ay diniligan, ay dediretso agad sa ilalim ang tubig para hindi mamahay sa lupa at para hindi magkaroon ng sira ang mga ugat. Dito, dahil nag-spray ako ng tubig sa kanyang mga ugat, ay hindi ko na siya babasain dahil moist naman po yung kanyang lupa. Yung moist, ibig sabihin mamasa-masa pero hindi siya tumutulo, hindi siya basang-basa. Pagkatapos siya mailipat sa kanyang bagong container, ilagay lang muna siya sa lilim. Huwag muna siyang paarawan kasi po itong halaman ay dumaan sa stress sa ginawa nating pagbawas ng kanyang ugat halimbawa at pati na rin sa pagkaka-expose ng kanyang ugat sa liwanag. So ilagay muna siya sa lilim ng mga 24 to 48 hours. Pagkatapos noon ay ibalik na siya sa maliwanag na lugar kung saan siya ay naarawan mga 6 na oras po. And then after about 3 weeks, lagyan na siya ng fertilizer o kaya compost, vermicast, pinatuyong dumi ng baka or manok bilang kanyang fertilizer. So ganyan lang po kasimple ang paglilinis ng ugat ng halaman na mayroong amag or fungus. Sabi ko nga, pwede kayong gumamit ng commercial fungicide, pero dito po, ito lang yung pinaka-basic na ginagawa ko pagdating sa aking mga halaman. Maraming salamat po sa panonood at kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe to the channel para sa mga videos na pwede mong mapanood regarding backyard and container gardening. Again, maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!